Hello guys! Our video for today, I'm going to cook sinigang na maya-maya. Ayan yung maya-maya ko. Na-freezer ko na yan. Ang mahigit kalahati niyan ay naluto ko na. So I'm going to finish them all. Kasi hindi mas maganda ang matagal sa freezer na kinat na siya. Kung buo lang, okay lang yon. At tapos, andito na mayroon na ako. Yun, nakita nyo yun? Yun, ayun, pang sigang yan. Tapos, mayroon ako ditong mga ibang spices. Alam niyo guys, ang aking help, hindi marunong siya magluto. Kaya, andito yung mga tinatakpan-takpan lang niya doon sa refrigerator na mga gulay. Kaya, lulutuin ko yan. Ano ang gagawin ko dito? Dito sa zucchini, isosote ko yan kasi nangangabulok na. Mag-start na siyang mabulok. Maroon ako doong fish dory na minarinate niya, breaded niya. So, ipiprito ko yon din. I'm going to saute together with my zucchini. Tapos, maroon ako ditong pang pinakbit. Magluluto ako kahit hindi siya bumabagay ang sinigang at saka pinakbit. Lulutuin ko pa rin yan. Ang aking ipapangsigang ay ang hinugas sa bigas. So guys, bigyan ko kayo ng tip kung paano or kailan nyo gagamitin ang iyong hinugas ng bigas. So guys, huwag kayo gagamit ng first, second to third na hugas. So ang ginawa ko, hinugasan ko muna ang aking bigas ng mga 4 times. Then, pang 5 times, ibinabad ko muna ang aking bigas ng 10 minutes. Tapos, ayun na, kinuha ko ang tubig niya at sinabawang ko na ang aking bigas, sinaing ko na. So yun guys, huwag niyong kukuhanin or gagamitin na pangsigang ang unang hugas at pangalawang hugas. So ang aking ginawa ay ang aking panglimang hugas, ayun ang ginamit ko, minarinate or binabad ko muna ang aking bigas. So yan guys, mag-uumpisa na tayo. Guys, ang gagawin ko ngayon ay kunting gisa, isaute ko muna ang aking ginger at ang ibang aromas. Guys, kung bakit ko siya isaute, kasi na-freezer ko na nga ang fish. Fresh yan na binili ko, kaya lang freezer ko yung iba kasi ang dami na. Kaya yon, akin siya isaute muna ang aking aromas para maalis ang kanyang lansa or maalis ang kanyang bad aroma sa fish. Alam niyo guys kung bakit ko sinasabi na na-freezer ko na, nag-alala ako ng na-freezer ko na. Mostly kasi sa fish, maraming parasites. So once na-freezer mo na yan at luluto, magkakaroon pa din siya or magdadagdag siya ng parasite sa freezer. So, yun. Ang gagawin ko ay iluluto ko muna ang aking what I mean is, pagka nasa freezer, nagdadagdag ang kanyang aroma or fishy aroma. So, what I mean, iluluto ko muna or isusuke ko muna ang aking fish sa aking mga aromas just like ginger para maalis ang fishy aroma niya. Pwede ko na ilagay ang aking hugas-bigas. I'm sorry. Yan. According to your need, kung medyo marami ang hugas-bigas, so according to your need lang. Pero sa akin, gustong-gusto ko kasi ang soup. Ayan. Yan, medyo na sinunog-sunog ko yung mga aromas ko kasi gusto ko maalis ang fishy aroma ng aking fish. Ayan guys, tanggalan ko ng mga impurities. Tapos, ihahalo ko na ang aking mga gulay kasi maluluto na to. Okay guys, ay tanggalin ko muna. Sandali.
ilagay ko na ang aking nilagay ko na ang aking mga gulay, ang talong, okra at saka sitaw and then my chili. Tapos ilalagay ko na ang aking pangsigang na Noy sinigang. Baka naman padalhan mo ako dito sa Indonesia. Ayan guys. Yung dinala na ito ng aking anak galing sa Pilipinas. Yung dinala ko galing sa Malaysia, galing sa pamangkin ko, ay naubos ko na kasi araw-araw ako nagsisigang, pati ang bilin, ay ang bigay ng kapitbahay ko. Kaya pupunta na naman ako sa Malaysia, kukuhanin ko doon sa mga ang mga dala ng pamangkin ko. Okay guys, yan na guys, tama lang ang asin, ilalagay ko na ang aking kamatis at repolyo. Repolyo lang ang ginamit ko kasi wala na akong kangkong itinapon pala ng aking yun o na pagka maitim na kasi dito kasi andito yung mga gulay, mga root crops, kaya pagka nakakita siya ng medyo maitim na hindi na ano yun nilalagay ko niya na doon sa ano ko organic ano ba yun organic na fertilizer na ginagawa ko kaya kasi madali lang naman makabili dito ng mga gulay. Ayan na guys, luto na, nilagyan ko na yan ng white pepper, tanglad at kakain na kasi gutom na ako. Kakain na guys. Thank you for watching. Bye. Mukbangan na.